everyone! Welcome to my first vlog! Dahil tayo po ay sisimulang gumawa ng mga maliliit na videos at syempre magagandang videos para sa lahat. At ito po ang pagkakataon para magpakilala muna sa inyo at makigulo sa mundo ng short vloggings, mga kabisyo. At dadaling ko kayo sa aking paglalakbay papuntang Canada. At first ever ko rin babiyahin na mag-isa at syempre at the same time nakakatakot din at syempre hindi mo naman din alam kung anong pwede ganap habang bumabiyahe kang mag-isa, di ba? Sa mga magbabalak na bumiyahe mag-isa, first ever din nababiyahe ng medyo out of the country at medyo may kalayuan sa Asia. Ito yung pagkakataon natin na matuto sa isa't isa. At ito nga, ituturo ko na sa inyo yung mga ginawa ko mula sa Isabela hanggang sa paglapag ko sa Canada. At yun nga, nasa Fairview na kami. Nandito na kami sa bahay ng mga pinsan ko. At pinulit-kulit ko sila magsimba kahit alas 12 ng madaling araw. Sabi ko nga, pupunta ako ng Canada. Ibig sabihin, iiwan ko yung full-time job ko pansamantala. Nakalive lang ako, hindi ako nag-resign, mga kabisyo. Speaking of mga kabisyo, ako po kasi ay nagtatrabaho sa Love Radio Santiago. Siyempre, may iiwan ko pansamantala at wala lang ang paalamanan dahil hindi ko naman yung nakala. Pagpasok ko ng airport, hindi na rin ako makakalabas para pagpaalam sa mga kapatid ko na naghatid sa akin. At tuturo ko sa inyo yung mga kaganapan dito sa Terminal 3. At siyempre, bago ang lahat, nagbayad muna ako ng travel tax worth 1,620 pesos. Importante yan dahil yun din ang ipapakita mo bago ka magkaroon ng boarding pass. Kung maalala nyo sa mga ibang travelers na may pinipirmahan pa o kaya may mga finifilapan pa, ang mga yon ay pwede hindi na rin gawin kung meron na kayong e-travel. Hindi na ako fill up during that time na nakapila ako sa check-in counter dahil pinipare ko yan bago pang lahat. Again, mga kaibigan, wala ka talaga magiging expectation pagdating sa immigration dahil syempre unpredictable ang lahat ng pwedeng mangyari, kaya be ready lang. Syempre, para sa kalaman na rin ng lahat, bilang gusto kong maging beneficial ang video na to, ang lagi mo lang naman dapat talagang ipre-prepare pagka haharap ka sa immigration, lalo-lalo na kung first time at solo traveler ka. Syempre, dapat nandiyan yung impormasyon ng pupuntahan mo, hanggang kailan ka, at syempre, kung may reservation ka for hotel bookings, dapat ready-ready yan para syempre ipakita sa mga taga-immigration. At pagdating naman sa pagiging empleyado, sa case ko kasi, hinanap lang sa akin yung ID ko. At syempre, tinanong lang din sa akin kung bakit ganun lang ang duration na kinuha ko for vacation. At ang explain ko, empleyado ako at imitado lang din yung vacation leaves na pwede kong kunin. Kaya nga, sa wakas, nakalusot na ako sa immigration. Meron pala akong layover na papuntang Hong Kong at syempre doon, 2 hours ang biyahe from the Philippines. Mag-aantay ka lang ng konti dahil midnight na ang biyahe ko from Hong Kong to Canada. Kaya talagang dapat nagpre-prepare na ako dahil ayoko sa lahat talaga yung marami akong hassle. Ni ayoko ng mag-CR or washroom pagka bumabiyahe ako dahil hanggat maaari. Gusto ko nakaupo lang talaga ako sa biyahe. Bilang haba-haba nun, ayoko makaabala sa mga katabi ko kung may mga makakatabi man ako. At syempre, gusto kong rested talaga ako buong biyahe. At wala ka na yung ibang pwedeng gawin. Enjoy ang travel at syempre, hintayin na makarating ka sa Canada. Actually, Hong Kong pala muna. Hindi ko rin maiwasang ma-excite ng sobra-sobra dahil nga ibang experience at nakaka-proud sa sarili na kayang-kaya mo itong gawin, diba? Sobrang lawak at sobrang laki ng airport sa Hong Kong, kaya medyo kinabahan ako dahil medyo malayo pa yung oras para magantay ako sa airport, pero sa sobrang laki niya, parang kukulangin ang isang oras ko para hanapin kung saan talaga ako dapat naka-board. Kaya doon pa lang, talagang chinek ko na kung saan talaga dahil actually pinag-change ang boarding gate papuntang Canada, kaya dapat alerto ka at syempre dapat binabasa mo yung mga instructions sa wall dahil merong mga kiosk dyan para magbigay ng instructions sa'yo. At sabi nga ng lola ko, basta marunong ka daw magbasa, hindi ka maliligaw. Marami talagang Pilipino at makakarinig ka talaga ng mga babayan mo sa paligid, saan ka man mapunta. Kaya hindi ka mawawala ng mga taong tutulong sa'yo at syempre gagabay sa'yo kung sakasakali mang mawala ka. Ito talaga yung mga experiences na hindi mo ipagpapalit dahil first time ever mag-isa at syempre napakalayo. Bukod sa location, para ka rin talaga nag-time travel dahil ina-expect ko madilim nga sa labas dahil ang mag-take off kami ay sobrang dilim sa paligid. Pero tignan nyo naman. At nandito na ako sa Vancouver at syempre, lapag na ako at gusto ko nang makita, gusto ko nang masilayan ang mga kaganapan dito sa Canada. At syempre, sasamahan niyo ako dahil marami pa tayong pupuntahan at marami pa tayong gagawin sa mga susunod na araw. Kaya abangan lamang at syempre, tanaw ko na hawak-hawak ko na ang pinaka-asam na experience dahil ang snow nasa mga kamay ko na. At hanggang sa muli natin pagkikita dahil marami pa tayong pagkakwentuhan at pag-uusapan bilang itong first ever vlog ko. At sana po may natutunan kayo from traveling alone sa mga experiences natin along the way, mga kabisyo. Thank you for watching!